Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang presyo ng ginto sa market guys. Tandaan natin guys na iisa lang ang presyong sinusunod natin sa buong mundo kahit nasa ang bansa pa tayo. Ang presyo daw guys ng ginto ay nakadepende sa supply at demand sa buong mundo. Kaya ito ay may pagtaas at may pagbaba. So paano ba natin malalaman ng presyo guys? Una natin gagawin ay alamin natin kung magkano ba ang presyo ng 24 karat sa market. Marami namang paraan para malaman natin yan guys. Ang isang paraan guys ay search natin sa internet kung magkano na ba ang programo ngayon ng 24 karat. Tandaan natin guys, ang presyong ito ay nakasunod sa US dollar. So nakadepende daw sa dollar kung magkano ang magiging presyo ng ginto sa mundo. Ito guys, meron akong inihandang halimbawa dito sa board natin. Like example, yung 24 karat daw ay 50 US dollar. Guys, sample lang to guys ha. Hindi talaga to yung actual na presyo ng ginto ngayon. So alamin nyo sa araw na yon kung magkano ba ang per karat sa US dollar ng 24K. So, ang example naman natin ay halimbawa na sa Pilipinas ka. So, ang palitan sa Pilipinas ng per dollar ay 52. So, ganun lang guys. US dollar 50 at ang palitan daw ay 52. So, i-times nyo lang yan guys. Times nyo yung $50 sa 52 pesos. So, ang lalabas dyan guys ay 2,600 pesos. So, ito yung magiging per karat ng ginto na 24K. Kung ikaw naman guys ay nasa ibang bansa, ganun lang din gawin mo. I-check mo lang kung magkano ba ang palitan ng dollar sa currency na ginagamit nyo sa bansang yan. Halimbawa, Saudi or Kuwait. So, ganun lang guys. Kunin nyo kung magkano palitan sa dollar. I-times nyo lang sa magkano ang currency nyo versus sa dollar. So, ang binigay nating halimbawa ngayon ay Philippine peso. So, sabi nga natin, nagbigay tayo example is $50 ang per karat ng 24K at ang palitan daw kunyari ay 52 pesos. So, times mo lang yan, lalabas na 2,600 pesos ang 24 karat or per grams niya ng 24. So, paano naman natin malaman guys ang 22 karat ang presyo at 21 at 18? So, madali lang yan guys. Kunin nyo lang yung 2,600. I-divide nyo lang sa 24 karat. So, ang lalabas is 108.333 pesos. So, ito yung magiging per karat nya guys. Ito, kikita nyo ba? So, ngayon, paano natin makukuha yung 22? I-times nyo lang to guys kung ilang karat ba ang gusto nyo malaman. Halimbawa, gusto nyo malaman presyo ng 22 karat. So, 108.33 times 22 karat. So, ito yan guys, sa una. So, ang lalabas dyan is 2,383.32. Yan ang magiging presyo ng 22 karat natin guys. At kung sa 21 naman, same procedure lang guys. Times yun lang yung 108.333 sa 21 karat. So, ito ang lalabas, 2,274.99. At 18 karat, ganun din. So, ang lalabas ay 1,949.99 pesos guys. So ganyan lang guys kasimple, nakita nyo kung paano natin kinumpute. So kung alam nyo na guys yung presyo, eto na yung magiging presyo natin sa per karat ng ginto natin. Pero guys, tandaan nyo na etong presyo na to ay fine gold pa lang to. Hindi pa kasama dito yung mga additional na dapat nating bayaran sa mga store na nagbibenta ng alahas. So, yun yung aalamin natin ngayon kung ano-ano ba dapat yung mga dagdag na babayaran natin para naman sa susunod, pagbibili tayo, ay hindi tayo makakabili ng mahal na alahas. At least, meron tayong guide kung paano tayo makuha ng mas mababang presyo. Actually, guys, ang mga additional na charge na yan ay nakadepende na lang sa store o sa shop na gumawa. Hindi na yan nakadepende sa world market. So, ito lang yung world price guys. So, dito tayo magbabase kung magkano ang per karat plus additional. So, yung additional ay nakadepende na yan guys sa
sa store, sabi ko nga, nasa kanila na yan. Pero ano-ano ba dapat yung mga bayaran natin or dagdag na expenses na idadagdag natin sa presyo na to? So may tatlong ano yan guys, may tatlong factor para malaman natin kung ano yung mga dapat nating bayaran. So i-adjust ko lang guys yung camera natin para makita natin. Ayan, nasa baba siya. Ayan, ito ay ang gold price. Ano ba yung gold price guys? Halimbawa, ilang gramo ba ang binili mong alahas? Let's say 5 grams ang binili mo. So lalagyan natin dito is 5 grams. Ayan, yan yung sinasabing gold price guys. So 5 grams siya. Okay, so ang pangalawang madadagdag sa babayaran natin ay ang labor charge or making charge. Magkasama na yan dyan guys. Making charge, ito yung binabayaran natin na dagdag ng isang alahas na ginto. Dahil tandaan natin na ang alahas na ginto ay may halong aloy yan. So yung aloy na mga ginamit dyan ay hindi libre yan guys. So kasama yan sa binabayaran natin. Halimbawa, ito ay may isang cup na silver, copper, nickel, kung ano man ang dinagdag nilang alloy materials dyan. So kasama na yan dyan. At ang labor charge, guys, ito yung kung paano ito ginawa. Merong tinatawag na handmade, ito yung mas mahal na klase. At meron naman yung tinatawag na machine made. So ito yung mga machine na ang gumagawa. At syempre, depende rin sa design yan guys. Syempre, kung mas maganda ang design, so mas mahal yan. So let's say, magbibigay tayo dito ng example lang to guys. Ang labor charge nila ay 10% daw. So ayan, 10%. So ang pangatlo at ang huli na madadagdag sa binabayaran natin sa pagbili natin ng ginto ay yung tinatawag na tax. So tax, halimbawa, maglagay tayo ng 5% tax. Ito guys ay example lang guys ha. Sa lahat ng bansa ay iba't ibang labor charge at tax ang binibigay nila. So nakadepende sa bansa kung saan tayo bumili. Ito ay example ko lang para malaman natin kung paano ba nangyayari na nadadagdagan yung binabayaran natin, na ang sabi nila ito ang per carat, pero bakit mas mataas yung binabayaran natin? Yun yung ipinapaliwanag ko ngayon guys. So ngayon, subukan natin kwentahin guys kung magkano ba ang madadagdag natin kung ganyan ang binili nating alahas. Halimbawa, itong 5 grams na to, pwedeng kwintas, singsing, or kung ano man, basta halimbawa is 5 grams yung timbang niya. So 5 grams, dapat alamin din natin kung anong carats niya. So halimbawa, ito ay 18 karat na kwintas. So let's say example, 18 karat. So yan, lagyan natin ng 18 karat. So magkano ba guys ang presyo daw ng 18 karat sa worldwide o sa world market? So kwinenta na natin kanina, ito yung lumabas. 1,949.99. So ayan yung price ng 18 karat guys. So paano gagawin mo? I-times mo lang yung 5 guys, kasi 5 grams ang binili mo na alahas, halimbawa ang kwintas. So 5 grams na kwintas times 18 karat, ito yung presyo. So gagamit lang tayo ng calculator guys. Ano ba nakalagay? 5 grams daw na kwintas, i-times lang natin sa 1,949.99. So ang lalabas dyan guys ay 9,749.950. So yun yung presyo pa lang ng ginto sa world market guys. So yun yung pagbabasihan natin para makuha natin yung labor charge at yung tax, at malaman natin kung magkano ang total na babayaran natin. So ito guys yung mga example or mga tips para makabili tayo ng mura. Hindi naman natin sinasabi na niloloko tayo ng mga nagbibenta ng alahas, kasi nga sabi ko iba-iba ang labor charge at iba-iba rin ang tax. So, pero pwede naman tayo makipag negotiate sa kanila pagdating sa presyo. So pwede tayong tumawad, kasi at least alam natin kung paano nagko-compute. Tsaka pinakamaganda guys, tanong nyo rin sa kanila kung magkano ba ang labor charge na dinadagdag nila at magkano yung tax na kinukuha nila. Para in that time, makakapag-compute kayo, magkakaroon kayo ng konting idea kung magkano ba dapat ang babayaran nyo.
So guys, hindi naman masama kung bumili kayo ng medyo mahal. Ang importante dyan guys is yung design. Kung maganda naman yung design at talagang gusto nyo, bilhin nyo na. Dahil baka hindi nyo na makita sa iba yan, so manghihinayang pa kayo. Kaysa makabili nga kayo sa iba, mura, hindi nyo naman gusto ang design kasi gusto nyo yung design is hindi nyo binili dahil mahal. So, ayun yung tips ko lang guys. Kung ano yung gusto nyo, bilhin nyo. Medyo mahal lang konti, wala namang problema dahil tandaan natin, ang ginto hindi naman yan pang araw-araw natin binibili guys. So, paminsan-minsan lang tayo bumibili niyan. Kaya, mas piliin nyo yung mas gusto nyo yung design. Kung ano talaga yung preferred nyong gamitin or isuot, yun yung bilhin nyo. Huwag tayong hanap ng mura, pero pagdating naman sa huli is magsisisi tayo kasi hindi to yung design na gusto natin. So guys, tuloy na natin yung pagkikwenta kanina. Ano daw ba ang sabi kung magkano ang presyo? So guys, ang total price daw niya ay 9,749.950. So kunin lang natin guys ang 10% niyan guys. Magkano ba ang 10% ng price na yan? So times natin sa 10%. So 974.995 ang magiging 10% ng 5 grams na alahas na 18 karat. So idagdag nyo lang yung guys sa presyo nyo. Dagdag nyo yung total price ng gold price at nung labor charge. I-plus nyo lang. So ang sabi ay plus 974.995. So, ang lalabas dyan guys ay 10,724.94 pesos. So, ayan yung magiging presyo nyo guys after nyo idagdag yung labor charge o yung making charge. So, paano naman guys yung tax na sinasabi? Ito. So, meron tayo nilagay na example dito is 5%. So, pag na-add nyo na itong dalawa, ang gold price at yung labor charge, ita times nyo ngayon guys sa 5%. So yung 5% ng total nyan ay idadagdag din natin sa presyong ng alas na binili natin. So kunin natin magkano ba ang 5% ng 10,724.94. So kwentahin natin 10,724.94 times 5%. So, 536.24 pesos. So, add lang natin yan sa 10,724.94. So, ang lalabas na total guys ay 11,261.18 pesos. So, guys, dapat yan yung magiging presyo ng total price natin sa 5 grams na kwintas na binili natin. Tandaan natin guys, na itong mga binigay natin ay example lang. Pero at least meron na kayong idea kung paano ba sila nag-calculate o nagbibilang ng presyo ng alahas pag tayo ay bumibili sa store nila. So ito guys, yung malinaw na example. Ayan. Pero sabi ko nga, depende pa rin yan sa design. Kung ang design nyo ay talagang maganda, minsan tinataas sila yung presyo. Pero sabi ko nga is negotiable yan guys. Tatandaan nyo, pag kayo ay bumili sa mga gintuan, yan ay negotiable. Pwede kayo makipagtawaran sa may-ari or sa staff na kung sino man yung kausap nyo sa store na yon. At humingi kayo ng konting discount. Pero guys, paalala lang, minsan ay meron ding mga nagbibigay ng flat rate na tinatawag. Ito yung wala ng computation. Ang total per gram nila, like example 22K, 21K at 18K ay naka-add na yung mga charges sila guys. Like sama na yung making charge or labor charge at tax. So isang computation na lang ang gagawin natin. Ganito lang yan guys, yung sinasabi ko para mas maintindihan nyo. Halimbawa ang 18 karat ay 1,949.99. So kung magdadagdag sila ng charge, so like example ginawa nilang 2,4 yan ang per grams. Example lang to guys ha. Yan, sa araw na yan, halimbawa, yan ay 2,4. Mulayin natin. 2,4. Yan guys. Halimbawa is 2,4 ang binigay nila sa 18 karat. So, hindi mo na kailangan to guys gawin.
Dahil meron na silang flat rate na tinatawag. So kung ikaw ay bumili ng 5 grams na alahas na 18K, ita times mo na lang sa 24. So kung anong lalabas dyan, so example, try natin, is 24 times 5, so 12,000. So ang lalabas dito guys ay 12,000. So hindi mo na nalaman kung ilang labor charge ang binigay nila or yung tax sila. Kasi naka-flat rate sila guys. May mga ganyang mga nagbibenta. Ganon din sa 21 karat, naglalagay na sila ng mga charge nila para flat rate na siya. So itatimes mo na lang kung ilang gramo yung binili mo. Like example, this one, 21 karat, etong 2,274.19 ay ginawa nilang 2,600 pesos. So yun na yung itatimes mo sa gramo mo. At ganon din sa 22 karat, pwede gawin nila yun, ipa-flat rate na rin nila. Pero guys, tatandaan nyo, huwag nyo kakalimutan tumawad. Dahil flexible po ang presyuhan ng ginto sa market guys. Kaya walang problema kung tatawad kayo. So yun lang guys. Sana nagustuhan nyo yung topic natin for today. Kung di pa kayo nakasubscribe guys, please subscribe na kayo. Para lagi kayo updated sa mga video na i-upload namin. So hanggang dito na lang guys. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video natin.